Sama bro. Yan, pauwi kami ngayon, galing kaming Bulacan. Ito na yung vlog na yung ito naman, itong Motowolf stuff natin. Yan, Motowolf phone holder, tapos crossbar, tapos ito yung ano, yung action cam mount. Na, ganyan yung ano niya, angle niya na action cam. Kaso against the light eh, baka pangit yan. Pero yung front view, yan, yung itsura niya. O ito, pwede nyo gamitin sa ano, Google Maps. Yan, pwede pa ano, ayan, ngayon ginagamit ko na lang sa ano, speedometer. Kasi alam ko naman ang daan pa uwi eh. Pa uwi lang kami galing Bulacan. Medyo ano nga lang yung araw ngayon, hindi masyado makita oh. So, pakita ko muna sa inyo yung ano, yung installation yan. Madali lang naman install. Alright, yan yung mga install natin ngayon. Mga Motowolf items. Ito, motorcycle camera bracket. So ano to, clamp type to. Parehas, itong isa, phone holder. Yan, meron din ako nito sa Honda Beat eh. Tapos maglalagay din tayo nito, crossbar. Yan, Motowolf din. Meron din yan si Honda Beat, kaya ganun na rin gagawin ko. Yan, nasanay na ako na ganun itsura eh. May crossbar, tapos yung phone holder, tsaka yung ano, yung camera mount, na action cam mount. Yan, ngayon natin gabi itong ano, crossbar. Ngayon natin dalawa. Pusa natin. Ito yung laman nya. Ito yung crossbar mismo. Yan. Adjustable to. Yan, pa-fine tune nyo yung ano, pwesto nya. Isama rin sya ang ano, Allen key. Yan, para yan dito. Extra pang dalawang ano, dalawang bolt na para dito. Yan, ito yung bolt na yan. Ito yung Allen key. Ito yung panghigpit mo para hindi mo na magalaw to. Tapos bumili din ako nito. Yan, hang bolts. Yan. Ito, para to dito. Yan, sa may kabitan ng side mirror na nakabaliktad. Doon kasi natin kakabit to eh. Tapos yung dalawang maliit para dito. Ito alisin natin. Dalawa yan eh. Palta natin ito. Hang bolts. Ito na to eh. Sa doon sa may ano. Sa may reservoir. Brake fluid cap bolt ang tawag nila dito. Kabit na natin mamaya siguro ano. Ito muna kabit natin. Yung dalawa dito. Like sa description yung link ng mga items. Itong size ito, 4mm. Allen key. Yan, walang kasama na 4mm to. Itong ano. Ito lang ang kasama niya. No, mas mababa ng konti ito na nabili ko. Okay na yan. Tagos naman yan dito. Abot yung thread niyan. Ganturo yata ang kaba yung nilagay ko dun sa kayawan the bit eh. Yan ah. Sakto lang. Bit natin yung isa. Antagal natin. Natin ang hang bolt. Sakto lang yan. Tapos ito natin kakabit. Lalim. Ito ano to eh. Banjo bolts. Yan. Banjo yung sa ano. Sa brake hose. Sakto lang kasi yan dyan. Yan. Pag ganyan nakabit natin. Higyan natin ang konting thread locker bago natin kabit na. Medium strength thread locker. Tapos, suot na natin dito.
Kibit natin dito. Sakto lang yung haba niya, no? Ang ganda yung kabila, ayun din natin ito na threadlocker, tapos kabit natin doon. Yan, pag pwede natin adjust-adjust yan para may gitna natin, ano. Higpitan na natin ito yung dalawang ano, banjo bolts. Ang size niyan 12mm. Ipitan ko na. O, i-align ko muna to. Sipitan natin. I-align ko lang. Ah, align na. Ipitan ko na to. Ito yung kasama niya na ano, Allen key. Pag naigpit na natin yan, higpitan na natin ito. Sakto naigpit lang. Baka nyo lang kasi umiikot eh. Ano kaya na yung motor bolts natin? Siyempre ito, lalagyan natin nya ng sticker. Ayan o. Ada yung sticker. Motobeast. PH. Shoutout Wacy. Yan, si Wacy may gawa nito eh. Yung sticker na to. Ganda na. Ayos. Kabit naman natin yung ano. Yung phone holder. Tsaka yung ano. Yung action cam mount. Ayan natin tong MotoWolf na ano, action cam mount. Ano to? Clamp type to. Meron ding ano nito eh. Side mirror type. Kasi nga ako naka naked handlebar ako. Kaya clamp type yung binili ko. Yan, may mga kasama siyang clamp. Yan, dalawang klase. Pwede sa maliit na handlebar. Pwede sa malaki. Yan, may mga panghigpit na rin. So, ito mismo yung ano. Kanyang clamp niya. Yan. Mabali, ito yung gagamitin natin. Tanggalin muna natin ha. Bolt type siya. Clamp. Okay, manual. Paano ilagay yung action cam. Kasi ito yung mga kasama nya. Dalawang klase ng clamp. Yung malaki yung sakto dito sa akin eh. Kasi pares lang naman ito nung sound David ko. Okay, sama siyang panghigpit. Para dito sa lock nut. Yan, lock nut na o. Mayroong rubber sa ibabaw. 10mm yata ito. 10mm lock nut, tapos yan siyang washer, yan dalawang washer, kasi ito yung cover niya para dito pag nakabit mo na yan. Ang cover lang yan dyan, tapos ito pwede mo itong ilagay sa ilalim o ibabaw para hindi magasgasan yung handlebar mo, ano. Lagay na rin natin to. Tingin ko sa handlebar mo dapat ito ilagay. Handlebar natin lagay. Yan, dito mismo natin lalagay handlebar. Yan, binigit ko na dito. Tapos bali pa ganyan yan. Yan. Paganyan siya. Yan, paganyan. Tapos washer. Tapos yung lock nut. Madali lang install to. Basic lang. Ayun, side mirror type naman. Saan nyo ilalagay? Ilagay nyo sa side mirror.
nandito. Tapos ball end yung ano, dulo niya. Parang ganito. And yun lang ang magpinagkaiba nila. Clamp type to it. Ito lang gamitin natin para mas madali. 10mm. Ay, papantay ko lang din sa gitna nito. Dikit natin. Yan, ano yan, mahigpit na. Yan, pwede nyo na may sagad kung gusto nyo. Sa yung hindi siya gagalaw. Gumagalaw pa pala. Higpitan ko pa to. Okay, bali ganyan yan. Tapos ito yung ball nya. Ano. Ito yung clamp. Dito nalagay yung action cam. Yan. Pwedeng pang dash cam, pwedeng pang ano. Yan. Nagagalaw-galaw mo rin. Sa mga gusto ipwesto. Na, higpitan ko na lang to. Yan, nahigpitan ko na. Abala, pinalitan ko ng malaki. Kasi pag itong maliit, sakto lang yung bolt eh, dito. Hindi natin malalagay ito, itong rubber. Abala, depende na sa inyo yan. Ito kasi maigse. Ito mas mahaba eh. Ayan, pwede natin ilagay ito. Yan, pagpantayin nyo lang yung ano, yung pagkakahigpit nya. Yan, halos pantay lang. Sa tulalog. Ano, okay na yan. Yung sa ano natin. Sa action cam mount. Ito na makabit natin. Itong sa phone holder naman. Ah, same lang din yung mga kasama niya. Ganun din. Kagaya nung sa dito. Sa action cam mount. Pares na pares lang. Ito na lagay natin yung malaki. Sagyan din natin ito. Ah, meron din siyang manual. Lagay ng phone. Ito pala pakita ko sa inyo. May gagawin tayo dito para... Kasi ito na lumuluwag to eh. Magkatagalan. Ganun nangyari din sa una ko eh. Yan. Meron kasi yung bolt. Ganun. So pang tendency pag ano, lumuluwag siya. Nagkakabibrate. Kamisa hindi maganda yung pagkakakabit. Yan. Nagawin natin. Baklasin natin to. Tapos lagyan natin na ano, yung bolt nya. Lagyan natin ng mighty band. Para wala nang tanggal no. No, hindi naluluwag. Baklasin muna natin. Ito, tuklapin lang natin to. Didikit pa rin naman yan kahit tanggalin mo. Isang beses mo lang naman gagawin eh. Redundant lang. Pagtagalan natin to. Lagay mo natin dyan. Ito, logo muna natin. Kasi may spring yan eh. Para hindi siya tatalsik ano. Hanggang lang natin yung dalawang screw na to. Yan, yun lang, sakto rin yung size ng ano, Philip. Hindi masira. Yan, damage yan eh. Kamali yan na ilagay mo. Nagamit mo na ano. Screwdriver. Antagal natin isa. Yan, ito yung kabila. Tapos hawakan nyo lang kasi baka tumalsik. Spring loaded kasi itong ano. Sa loob nito. Yan na may spring. Yan, tanggalin nyo lang muna yan. Makadikit na. Makadikit. Tanggalin muna natin. Meron siya parang grasa. Tanggalin muna natin. Dalawa nakadikit na eh. Nakakita nyo yan. Tanggalin natin yan. Tapos sagyan natin ng mighty band. Yan yung nakakapit dito eh. Yan yung lumuluwag. Nakakala nyo sira na. Maluwag na. Ito lang yan. Hindi masyado mahigpit. Lagyan natin ng mighty band. Para hindi na siya luluwag ano.
Size nitong Allen bolt na to 4mm. Ano natin? Actually, mahigpit siya eh. Oh, mahigpit oh. Mukhang hinigpita na ng motowall. Kasi marami nagre-reklamo nito eh. Siguro niya, hindi mo nang lalagyan ng mighty man, ang mahigpit na eh. Kung sakaling lumuwag na lang. Ah, pero yan lang yan. Tanggalin niya akong lumuwag, higpitan niyo, pero maganda kung lagyan niya ng mighty man. Ito, sobrang higpit. Ah, siguro na inaayos na ng Moto Wolf na siguro nilagyan nila ng pandikit yung bolt doon. Kasi ito talaga madalas yung lumuluwag. Okay na pala, ibabalik ko na lang to, ano? Okay na eh. Tapos kapit na natin yung clamp pa na. Abit na natin. Ah, madikit pa rin yan. Nice na ulit. Ganyan lang yan pag lumuwag yung ganito nyo. Yan lang yung lumuluwag. Pinakita ko na rin para ano, idea kayo. Hindi sira yun pag ganun. Maluwag lang talaga yung bolt minsan. So, ngayon nga siguro inayos na ng motor. Sobrang higpit eh. Hindi yun na nga matanggal eh. Higpit na siya. Ano, okay, nakabit na natin to. Ang clamp. Nagali natin sa handlebar. Tapos yung malaki. Gamitin natin. Pwede rin yung maliit. Yan, kaya na bahala. Discarte nyo na yan. Tapos yung clamp. Washer. Lock nut. Tenemen. Gamitin natin to kasama. Hirap. Ito na lang. Ay, higpitan ko na lang ha. Okay na, naigpitan ko na. Nagyan natin to rubber. Yung yan, tapos ito yung phone mount. Pang Google Maps, no? Ano? Pag ganyan ang pwesto ako nyan eh. Ganyan. Yung Google Maps. Nice na. Ayan, flexible siya. Pwede may pwesto, depende sa preference mo. Ayan, okay na. Moto Wolf natin. Moto Wolf stuff na. Ay, medyo na wala yung araw. Medyo kita na yung ano natin. Speedometer, ayun, cellphone sa phone holder natin, version 3 yan ng Moto Wolf. Matagal ko na ginagamit yan eh, yung dati pa kay Honda Beat, kasi same lang din yung setup ko kay Honda Beat. May dalawa din yung clamp mount dito, tapos yung isa pang front cam pang GoPro dito, tapos yung dito pang navigation, or yan nga, testing lang natin yung speedometer. So tested ko na yan sa mga long ride, tested na namin yung OBR, hindi naman ano, natatanggal yung cellphone. Ah, sobrang layo na narating namin eh. Ayos na ayos eh. Kahit malubak, hindi natatanggal. Yan, medyo kita na oh. Ganda pala tong ano, speedometer eh. No? Para mas kita. Pwede mo palakihan yan eh. Susum mo lang. Hard version. Yan, ito namang crossbar. Pwede nyo naman yung gamitin dito eh. Yan, dito sa kabila. Kung hindi kayo naka-naked. Ah, kumbaga sa akin, parang
ginaya ko lang talaga yung design na kay Honda Beat kasi meron din yung kay Honda Beat nito. Ewan ko lang kung nakabawa siya sa vibration, siguro medyo, or mas okay yung ano, yung stability niya pag high speed, ano, siguro. Pero kung meron mang ganong effect, siguro minimal lang. Kaya pala yung ano, version 3 ng Moto Wolf, meron yun na side mirror ano eh, type eh. Kasi ang problema, nababali daw yung madami akong nakikita ang post eh. Ginagamit nila sa ano, cellphone tsaka sa ganito. Yung nakagano na ano din, yung ganyan din yung bola, ball type. Kasi nababali, marami na akong nakikita ang post. Pwede nyo gawin siguro yung ano, either maglalagay kayo ng crossbar dito, or dito yung ano, yung parang gano'n, yung Moto Wolf na nakaganon, yung maiksi lang siya. Tapos pwede nyo i-clamp. Yung clamp type. Clamp type talaga maganda. Yung matibay. Yan, isa nga, never naman nabali yun eh. Kaya okay na okay. Whew, yan, nakalusot na kami sa traffic ng Porak. Pinatay ko na rin tong ano, tong GoPro natin. Kasi against the light din eh. Hindi rin makikita na maayos. Ito na lang ang gamit natin, 360. Insta 360, 1X2. Pwede rin pala, ano, ano pang main cam. Nesting ko lang eh. Siguro ayusin ko pa yung mounting nito. Para mas maganda. Ayun, na-recommend ko tong ano, Moto Wolf na mga items. Version 3 to na phone holder tsaka action cam mount. Basta clamp type, okay na okay. Yung crossbar yan, magagamit nyo rin yan. Nagamit ko nga to nung ano eh. Ito yung ginamit ko na pang mount nung vinlog ko tong isa 360. Yung mga kakaibang angles. Check nyo na lang yan, may vlog ako nun. Ano, mga mounting options ng 1X2. Dito ko siguro tapusin yung vlog, no? Alright mga bro, ride safe!